Ayan, welcome po sa aking channel. Ngayon po ay tuturo ko naman sa inyo kung ano pang pwede natin gawing special molido kung wala tayong makuhang kamote o kaya ay saging. Ayan, ano pa bang pwede natin gawing special molido? Bali, ito po, kalabasa. Pwede po natin siyang gawing special molido kung wala tayong makuhang kamote o kaya ay saging. Ang una po natin gagawin ay babalitan po natin yung kalabasa. Ayan po, bali babaakin natin yung kalabasa. Bali, ito lang po munang lutuin natin kabaak. Isang lutuan na to, babalitan natin. Yan na po. Yan na po, tapos na po natin baltan. Tanggalan ng buto, hugasin naman natin. Lalagyan natin sa kaldero. Sabuan po natin. Ayan. Tapos atin na siyang ilalagay. Yan, luto na po yung ating nilagan na kalabasa. Atin na pong dudurugin gamit ng sandok. Basta malambot na, okay na siya. Madali lang naman lumambot itong kalabasa. Bali, ito po ay kalahating kilo. Tinimbong ko ito nung luto na. Lalagay na po natin dito. Tapos ilagay na rin po natin yung kalahating kilong nyug. Tapos, 1 kilo po at 1 quart na tukal. Lahat na natin. Yan. Iba po ang timpla nito guys sa kamote. Ito kasi ang kalabasan, hindi po matamis. Hindi kagaya ng kamote. Mayroon sariling tamis. Kaya medyo marami ang sukal nito. Saka din na po natin siya kailangan gilingin. Kasi malambot na yung kalabasa. Kahit sa paghalo natin, madudurog na siya. Yan, pwede na po natin siyang lutuin. Bali, yan na po. Lulutuin na po natin. Dito ko na siya minix. Ngayon, bubuhayin na natin yung apoy. Ang kagandahan lang po sa kalabasa, malambot siyang haluin. Saka hindi mo na siya kailangang gilingin. Yan, kumukulo na po. Mag-iingat lang po tayo. Ano siya tumatasik. Baka matasikan tayo sa buha. Bali, nakasagad po yung ating apoy niyan. Naka-pull. Tapos adjust na lang po ulit tayo kapag ano na, malapit na po siyang nilipo. Yan na po. Bali, 15 minutes ko na po siyang hinahalo. Yan. Papansin po natin yan o. Medyo bakula na siya. Ayan po. Malapit na siyang hibas. Wala na siya masyadong tubig. Medyo malapit na siya. Ayan po. Malapit na po siyang maluto, pero malambot pa rin po siyang haluin. Yan po ang kagandahan ng kalabasa. Hindi siya malapit haluin.
So yan na po, hahangulin po natin. I-hulman na natin siya. Pinan po natin. So, ayan na po. Tapos na siyang i-hulmahin. Ayan. Kapalamigin lang. Tapos gagayatin na rin po ulit. Pwede na natin siyang gayatin. Bali, 2 minutes lang. Tigas na siya. Gagayatin na natin. Bali, yan na po. Nag-wait na natin. Yan, bali yan na po yung ating amulido. Gayat na. Pwede na natin ibalot. Bali yan na po yung isang salang. Ayan na po. Tapos na po nating gayatin. Pwede na natin siyang ibalot. Pero di ko na po ipapakita yung pagbabalot. Pinakita ko naman yun nung sa mga nauna kong video. Bali yan na po siya. Naka-walong balot. Yan. At ang pag-sealer natin, ginamitan siya natin ng plastic sealer para maganda. Hindi agad sumingaw. Pero kung wala naman, pwede naman yung kandila ating gamitin. Yan, meron na rin po siyang label. At ang isang balot po nito ay 25 laman. Yan. Pero mamaya, papakita ko po kung ilan pang magagawa namin ngayon sa loob ng crafting araw. So yan na po yung finished product natin sa kalabasa. Bali yan o, naka 67 balot. Yan. So pwede na natin siyang i-deliver sa mga tindahan.